Ngayong 2024, record-breaking ang init. Pero ang epekto nito, hindi lang sa ating mga balat. Bukod sa nararamdamang banas, pinakamalaki ang epekto nito sa ating agrikultura. Base sa datos ng Department of Agriculture noong June 30, mahigit 170,000 hectares ng agricultural land ang apektado ng El Nino. Apektado rin ang mahigit 180,000 ng mga mangingisda at magsasaka sa buong bansa. Kaya ang ilang magsasaka sa Nueva Ecija nitong katapusan lang ng Hunyo nakapagtanim. Ang berdeng palaya na makikita ngayon doon, ibang-iba umano sa itsura nito noong mga nagdaang buwan. Wala po. Luluha ka po pagka nakita mo. Pero pagkatapos ng tagtuyot at El Nino, panibagong hamon naman ang La Nina o yung labis-labis na tubig. Ang gulo na, no? Sana nga ba lulugar? Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ang lahat ng nangyayaring extreme weather events ngayon sa isang bagay lang masisisi, sa climate change. Ang pagresponde sa mga bantang dulot ng climate change ang isa sa mga patuloy na pinaghahandaan ng Marcos administration. Kabilang na rito ang pagpapatayo ng infrastruktura gaya ng mga dam na makatutulong para maipon ang ulan na magagamit naman bilang patubig. Hindi mapipigilan ang pagbago ng klima lalo't tuloy-tuloy ang mga aktibidad sa buong mundo na nagtutulak para mangyari ito. Kung tutuusin, kakarampot nga ang kontribusyon ng bansa sa greenhouse gas emissions sa buong mundo. Pero tayo talaga ang pinakalantad sa epekto ng climate change. Pero kung ang lahat ng mga proyekto, polisiya at hakbang ay magagawa ng maayos, may pag-asang kahit paano'y mapapabagal natin ang epekto ng climate change. Ginagawa ng gobyerno lahat to prepare for such calamities and for La Nina. Pero kailangan yung kooperasyon ng mga komunidad. Ang gusto ng Marcos administration is maging science-based yung approach, lalo na sa mga kalamidad at climate phenomena. Meron tayong blind spots, pero in the future, meron ways to improve upon in terms of response. Kaya dapat talagang seryosohin ang climate change. Nandito na yan, nangyayari na, and you're lucky to live through it. Pero kung lalala ang bawat bagyo at titindi pa ang init, isipin mo na lang kung gaano ito kahirap, lalo na para sa mga taong nagpapakapagod, masiguro lang na may pagkain kayo sa inyong hapag. Kayo, anong tingin yung kailangan pang gawin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng climate change?